itlog na naging bato, pinagkakaintirisan pala dahil sa tinataglay nitong kakaibang kapangyarihan at bisa. At ngayon pa nga ay sobrang mahal na pala ng bentahan nito online. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang ibong ito na nangingitlog raw, ngunit mayroong pagkakataon na ito ay nagiging isang bato. Gaano nga ba ito katotoo? Bakit nga ba napakamahal naman ng bentahan nito? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Narinig mo na ba ang ibo na ito na tinatawag na tagulilong? Kung hindi pa, ay panoorin at pakinggan mo muna ito. Iyan ang ibon na kung tawagin ay the Philippine Nightjar, na kilala rin sa Pilipinas sa mga bansag na ibong tagulilong, ibong toktor, ibong kandarapa, at ibong daplak. Ang scientific name nga ng ibong ito ay Caprimulgus manilensis, na partikular ngang dito sa Pilipinas matatagpuan. Karaniwang kinakain ng mga ibong ito ang mga insekto, crickets, at ibang uod na namamataan nila. At pawang sa mga gabi lamang sila magsisilabasan. Kaya kung marinig mo ito sa gabi, habang ikaw ay nag-iisa, ay huwag ka nang mabahala. Dahil huni lamang ito ng ibong tagulilong. Namumuhay sila sa mga mamasamasang kagubatan. At kadalasan pa nga, kung hindi sa tropikal, ay mga subtropical na mga rehiyon. Ang mga ibong tagulilong ay karaniwang nangingitlog ng 3 hanggang 4. At kadalasan pa nga, sila ay gumagawa ng mga pugad sa ilalim ng mga dawagan o mga damuhan. Kung kaya naman, minsan ay hindi maiiwasang masumpungan ito ng ilan. Subalit batid mo ba na ang ibong tagulilong pala o ang ibong daplak ay mayroong tinataglay na anting-anting? Opo, tama ang mga itlog nito. Sapagkat, isa sa bawat 1,000 pagkakataon ay maaaring maging bato ang itlog ng isang inahing tagulilong. Ito ay bunga nga ng mga sustansya at mineral na nakakain nila buhat sa kagubatan. At kung ikaw ay papalarin na makasumpong nito, ay napakaswerte mo na. Sapagkat, mainam itong pampaswerte sa halos lahat ng klase ng negosyo, lalo na nga sa mga nag-online selling. Pinaniniwalaan rin na gamit ang itlog na ito ng tagulilong na naging bato, ay mas madali kang makabebenta ng mga lupain o mga ari-arian. Dahil sa panghalina at pangakit na bisa nitong tinataglay. Kung ikaw naman raw ay isang call center agent o madalas ay nagtatrabaho sa hating gabi, mainam ang bertud na ito upang hindi ka kaagad dalawin ng antok. O diba, may pang substitute na tayo sa coffee? Ang bertud na ito ng itlog ng ibong tagulilong na naging bato ay nagtataglay rin daw ng mabisang pangrebuelta upang hindi katablan ng masamang humhum o palipadhangin. Bagkus ay bumabalik pa nga ito sa nagbigay ng dasal o mga orasyon. Subalit kung iniisip mo naman na bumili nito, ay magugulat ka dahil napakataas ng presyohan nito ngayon na nasa 3,600 pesos na nga sa Lazada. Subalit bago ka naman bumili ay pag-isipan mo muna dahil ang sinumang nakapulot ng itlog na ito ay napakapalad na at malamang ay hindi na nga nila balak na ibenta pa, hindi ba? Mainam na maging mapanuri at alamin muna
bago tayo bumili. Dahil napakabibihira lamang ng itlog na ito ng daplak na naging bato. Mayroon ka bang kakilala na nagtatanga nito? Ano naman ang bigay nitong bisa sa kanya? Nais mo rin bang magkaroon nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.